Sa gitna ng issue ng drug recycling ng pulisya, sinasabing pinakamalaking drug haul sa bansa na halos 1 toneladang shabu pinaghihinalaang kinupit at inipon mula sa iba't ibang drug operation para ibenta ulit. Sa Cavite naman, mahigit 4 bilyong pisong halaga ng kinumpiskang iligal na droga, winasak. Kaanat na mga nawawalang sabungero, dismayado sa kawalan umano ng aksyon ng pulisya sa mga ibinabatong tip tungkol sa 6 na security personnel ng Manila Arena. Bakit parang mahina ang kanilang intelligence network na hindi nila mahuli yung mga salary na yan? Sa Masbate, sanggol, natagpo ang nakasilid sa sako sa isang sementeryo. Sa gitna ng posibleng banta ng polio at tigdas outbreak sa bansa, milyong-milyong bata, target mabakunahan. Heat stress na posible rin sa mga hayop, paano kaya malulunasan? Kuya Kim, ano na? At Barbie Forteza at David Licauco, ipinasilip ang ilang behind the scenes sa much-awaited movie ng Team Barda. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras! Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Para maiwasan ang drug recycling, sinunog at sinira ang mahigit 600 kilo ng drogang nasabat sa iba't ibang operasyon. Tinutukan yan ni Denise Abante ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Nasa mahigit 600 kilo ng shabu at iba pang iligal na droga ang sinira ng PIDEA at PNP sa isang thermal decomposer facility sa Tres Martires City, Cavite. Nakumpiska ang mga ito mula sa iba't ibang operasyon ng PIDEA at PNP ngayong Abril. Ayon sa PIDEA, sa ganitong paraan, hindi na ito maaaring mapakinabangan o ma-recycle pa. Sinasabi ko sa amin, the soonest that we comply with all the requirements, ang pinaka-last dyan is the court order. Kung anong nandyan, destroy na kaagad. Ayon sa PIDEA, halos 16 oras ang itatagal ng proseso at magbabantay ang PIDEA sa pasilidad hanggang sa matapos ang pagsira. Bukas ko kolektahin ang mga abo at isisilid sa isang container na dadalhin sa PIDEA Laboratory. Tiniyak naman ng mga otoridad na tuloy-tuloy ang kanilang kampanya kontra sa iligal na droga. Basta sa amin sa PIDEA, the moment that we have seizures to destroy, go. Basta kaya. Kasama po dun sa ini-inspect namin yan and ini-scrutinize ng mga importation permits ang minomonitor din natin. Para sa GMA Integrated News, Denise Abante ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Nakatutok, 24 Oras. Bukod sa pinsala sa mga coral reef, pinangangabahang magdulot ng mas malalim na problema ang pagsadsad ng isang Chinese vessel sa Eastern Samar. Baka raw kasi tumapon sa dagat ang mga karga nitong isang uri ng mineral. Nakatutok si Maki Pulido. Higit 1 linggo nang nakasadsad ang Chinese commercial vessel na ito sa bahagi ng Giwan Eastern Samar. April 19 nang may iwasan daw itong bangka ng mangingisda kaya napunta sa mababaw na bahagi ng dagat at di na nakaalis. Walang oil leak o oil spill sa ngayon. Pero para makatiyak ay i-inspeksyonin ang ilalim ng barko pagdating ng salvage boat na hahatak sa Chinese vessel. Magdadive para matingnan kung may leak. Pat nakaready yung ating mga oil spill response team just in case. Pero kabado pa rin ang lokal na pamahalaan kaya gustong agad na itong maalis. Lalo't may karga itong 55,000 metric tons ng nickel ore na minina sa Humonhon Island at ihahatid sana ng China. Baka raw kasi bumuhos ang nickel ore sa dagat kung bumagyo at tumaob ang commercial vessel. Pero kahit wala pa yan, nagpapatulong na ang LGU sa DENR para malaman ang pinsala ng pagsadsad sa coral reefs at kung magkano ang aabuting danyos. Protected area pa naman ang Giwan.
because of the waves and the current na run aground, nagsanglad ba. But right now, nag-start na yung initial removal of the vessel. Sabi ng Philippine Coast Guard, walang problema sa papeles ang barko maging ang 20 Chinese crew nito. Bago niyan ay may ni-rescue ang Coast Guard na Chinese vessel din sa Giwan Samar noong January 7 matapos magpadala ng distress call. Pero di tulad ng sumadsad na barko, walang may pakitang dokumento ang crew na sakay nito maging rehistro ng barko. Nagdudang Coast Guard at nagpatulong sa Chinese Embassy at nang imbisigahan, lumabas na wanted ang crew sa China dahil sa mga kasong may kinalaman sa droga. Noong Marso, diniport ang 7 crew pabalik ng China. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatutok, 24 oras. Hindi na aabot sa 2 oras ang biyahe mula Laguna papuntang Clark International Airport sa Pampanga kapag fully operational na ang North-South Commuter Railway. 2 pang kontrata, kaugnay niya ng nilagdaan kanina. Nakatutok si Ivan Mayrina. Mas mabilis na biyahe mula Laguna patungong Clark International Airport ang pangako na itatayo ng North-South Commuter Railway. Pinirmahan na kanina ang 2 bagong kontrata para sa proyekto na kapag naging fully operational mula sa 4 oras ang biyahe, magiging mas mababa na lang sa 2 oras. Tatagos ito sa 27 bayan at lungsod sa Metro Manila at mga karating probinsya mula Pampanga hanggang Laguna. Inaasahang maseserbisyuhan ito ang 800,000 na pasahero mula Pampanga hanggang Laguna kada araw. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, bukod sa mas mabilis at maginhawang pagkocommute, malaking tulong din anya ang North-South Commuter Railway sa pagsigla ng ekonomiya. Lilikha rin ito ng 2,000 trabaho o higit pa, lalo na sa panahon ng construction nito. All in all, it promises speedier transactions, more quality time, and improved quality of life for all. The railway will also spur economic activities in the interconnected regions and in all the areas in between. Moreover, it will promote environmental sustainability and public health. May kabuang 147 kilometers at 35 na istasyon ng North-South Commuter Railway System. Nagsimula ng construction ng ilang mga yugto nito at target matapos ang buong kahabaan ng railway system sa 2029. 2 kontrata ang pinirmahan kanina. Ang 28.3 billion pesos contract para sa 7.9 kilometers na riles at 3 istasyon, ang Espanya, Santa Mesa at Paco Stations. Pati ang 23.9 billion pesos sa kontrata para sa construction ng civil engineering tunnel at 6.1 kilometers ng riles kasama ang underground railway at ang FTI station na konektado sa Metro Manila Subway Project. Co-funded ang mga kontratang ito ng pautang mula sa Asian Development Bank o ADB at Japan International Cooperation Agency o JICA. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina nakatutok, 24 oras. Para mapigilan ang posibleng outbreak ng tigdas, rubella at polio sa bansa, milyong-milyong bata ang target mabakunahan sa buong buwan ng Mayo. Pero nagsimula na ang bakunahan kanina. Nakatutok si Leigh Alves. Kumpleto sa mga bakuna ang mga anak ni Jonaline, pero pinabakunahan niya uli ang mga ito kanina. Dagdag protection po. Tsaka iwas sakit na din po kasi sa panahon po ngayon, madaling dapuan po yung mga bata ng sakit. Si Reynaline naman, hindi raw naniniwala noon sa bakuna. Pero nang mamatay ang isang anak, nagdesisyon siyang pabakunahan ang bunso para maging malusog ito. Kung gumaya sa akin na naging pabaya po akong magulang sa mga anak ko, kung di pa po ako nawalan ng anak, hindi ko pa po naiisip na para po sa kanila pala to. Pabaksin po tayo para po maging healthy po yung mga anak natin, para hindi po nasa huli po yung pagsisisi natin. Sama! Kasama sila sa nagpabakuna ng anak sa paglulunsad ng Chikiting Ligtas Supplemental Immunization Activities ng Department of Health sa lungsod ng San Juan. Para bigyang saya ang launching, nagbihis superhero ang mga taga-DOH, mga opisyal at panauhin. Ayon sa DOH, as of 2022, 59% lang ang fully immunized child sa bansa. 63% lang ang nakakumpleto ng measles rubella vaccine at 72% naman sa oral polio vaccine.
Ang target coverage, 95% para raw maiwasan ang outbreak. Ayon sa Department of Health, hanggat hindi naaabot ang 95% immunization rate sa mga bata para makamit ang herd immunity, mananatiling banta ang mga outbreak ng sakit gaya ng polio at tigdas. Kaya kailangan makahabol sa lalong madaling panahon. Siyempre, malaki po yung chance no, na mas magka-outbreak tayo. Yung mga iba-iba pong sakit, iba-iba po sila ng level of infectivity. No? So gaya po nung measles, no, mas mataas yung rate ng infectivity niya, kaya kailangan mas mataas as much as possible. The higher that we can get, that's really the ideal. Lalo na't noong 2019, nagka-outbreak ng tigdas at polio. Ngayong taon, mula January 1 to March 18, 225 ang naitalang kaso ng tigdas, tumaas ng 369% kumpara sa parehong panahon noong 2022. Kaya sa buong buwan ng Mayo, target mabakunahan kontra tigdas at rubella ang 9.5 million na mga batang 9 to 59 months old. 11.1 million naman na mga batang target bigyan ng oral polio vaccine. Babakunahan maging ang mga bakunado na para dagdag proteksyon. Dumalo sa launching ng Chikiting Ligtas ang mga kinatawan ng UNICEF at World Health Organization. Para sa GMA Integrated News, Lay Alves nakatutok, 24 oras. Dismayado ang kaanak ng ilang nawawalang sabungero dahil hindi umano inaaksyonan ang mga tip kung nasaan ang ilang suspect. Pero, gitna ng Justice Department, may mga binubuo ng team para tuntunin sila. Sa anipwersa namin yung tinutukan ni Ian Cruz. Ilang kaibigan daw na nasa komunidad ng Sabong ang noong pa may tumutulong kina retired Army Master Sergeant Mario Velasco at Mrs. Nasilina para mahanap ang anak na si Mark Joseph. Isa sa anim na sabungerong nawala sa Manila Arena noong January 2021. Talagang naniniwala kami sa information yun lang ibinibigay. At yung information na yan na ibinabato namin sa mga kinaukulan. Kabilang sa itinip sa kanila ang mga lokasyon kung saan nagtatago ang anim na gwardiya ng Manila Arena na apat na buwan na ngayong pinaghahanap. Kumbinsido raw silang pwedeng trabahuhin ng tip dahil tugma ito sa tip ng ibang nagmamalasakit na impormante. Pero kahit ibinato ito sa pulis ay wala rin nangyayari. Bakit parang mahina ang kanilang intelligence network na hindi nila mahuli yung mga salary na yan? Samantalang sabi nila nung una, ilabas lang yung warrant o pares. Talagang sususugin nila, hahanapin nila to seek justice dito sa kaso na to. Kaya si Aling Lina, inirekta na sa kataas-taasan ang kanilang panawagan para huwag sanang mabaon sa limot ang ipinaglalaban. Sana nga yung matulungan kami ng bagong PNP chief, Pangulong Bongbong, na sana naman matulungan niya nila kami. Dahil ang tagal-tagal na rin po isang taon na dapat na buwan na. Sino man yung involved na investigating body dito sa aming kaso, sana mautusan niya na ipurso ang paghahanap dito sa mga wanted na to. Sinisika pa naming hingal ng tugon ng palasyo at PNP sa panawagan ng mag-asawa. Sabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, hindi naman daw binabaliwala ng Malacanang ang usapin ukol sa mga nawawalang sabungero. Kaya nga sa akin nga nakabili niyan tayo po yung alter ego ng presidente. Kaya tayo po, we took it upon ourselves to do this every month, every time. Kasi ganoon na rin yun. Ang pagharap ko po, parang pagharap na rin ng Pangulo. Kanina, dumalo sa pulong sa Department of Justice ang mga kaanak ng nawawalang sabungero. Kasama dyan si Nanay Carmen Malacan ng Kalumpit, Bulacan. Ina ni Edgar Malacan na kabilang sa pitong sabungero na nawala noong January 2022 sa Sabungan sa Lipa, Batangas. Umaasa siyang buhay pa ang anak. Bagamat kilala raw nila kung sino ang may gawa ng pagkawala ng anak, hindi raw ito maisakdal dahil sa lawak ng impluensya at paggana ng pera. Mahirap po magsalita dahil makapangyarihan po sila. Baka pati kami padukot, yun ang kinakatakutan din namin. Pera pinakikilos nila. Kaya hindi umuusad isa man sa mga kaso na na iniimbestigahan nila. Mastermind, merong suspicions, may sinasabi yung mga tao, kaya lang ang problema nga, pag hinanaman mo ng ebidensya, wala hong lumalabas na ebidensya. Ang pangako ng DOJ, umuusad ang investigasyon dahil binubuo na ang mga tutugi sa hinahanap ng mga suspect. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz at Emil Sumangil, nakatuto kami 24 oras.
Nagbabala ang Department of Health sa ilang mga aktibidad na imbis daw na makapagbigay ginhawa ngayong tag-init, e posibleng nilang magdulot ng peligro sa ating kalusugan. Kabilang po dyan ang sobrang paglalangoy. Yan po ang tinutukan ni Chino Gaston. Langoy na langoy ka na ba? Kaya init na init, makapag-beach o kahit makapaglubog sa tubig ng swimming pool. Kahit nakakapresko, hinay-hinay dahil ang sobrang paglalangoy habang sobrang init, baka makasama lang ayon sa Department of Health. Pwede yang magdulot ng heat stress, heat cramps, heat exhaustion at higit sa lahat, heat stroke. Kahit naka-sunscreen, huwag nang mag-swimming kapag pinakatirik ang araw. Yung pag-swimming, actually, it's cooling. No? It's going to be helpful na makakool sa iyo. Ang ina-advise lang syempre is don't stay under the sun. No? These open spaces, yung mga beaches na yan, pagdating na nung oras na binanggit namin, as much as possible, huwag ka na muna doon yung time na maliligo. And if ever, kung meron kang choice na maligo sa may covered pool or covered na area, mas maganda doon maliligo. Masama rin ang iba pang forma ng exercise kung sobrang ngayong tag-init. Dapat alisto din sa mga sintomas ng heat stroke gaya ng pagtaas ng blood pressure at bigla ang pananakit ng ulo. Regular na uminom ng tubig, magpahid ng sunscreen at magsuot ng sun protection at magaan at maluwag ng mga damit. Sa mga nagtatrabaho naman, baka pampalakas din ninyo ang kape tulad ng turing dyan ng pedicab driver na si Nelson Oclerit. Sana nakainom ng kape, sir. Ito lang mabili ko. Ito lang kaya ko sa bulsa eh. Payo ng DOH, iwasan din ang kape ngayong mainit ang panahon, pati ang ibang inuming diuretic o nagpapaihi sa tao tulad ng alak. We have to limit yung mga intake of hot food, hot meals, hot drinks, no? And of course, alcohol, because alcohol causes dehydration. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston Nakatutok, 24 oras. Susunod! Umano'y drug den na malapit sa isang eskwelahan, sinalakay. Sa gitna ng kakulangan ng plaka, Land Transportation Office, ipinaalala ang mga bawal sa pagpapagawa ng mga temporary plate. At kauna-unahang pelikulang pagsasamahan ni na Barbie Forteza at David DeCauco, hindi lang sa Pinas magpapakilig. Tutukan lahat ng yan sa pagpapatuloy ng 24 oras. Touchdown Palawan! Going to San Vicente! Kulayan natin ang inyong summer! Curious din ako kung bakit nga ba Mount Secret ang pangalan nitong mountain na to. Let our Kapuso stars add sparkle. Malanggan spring! To your summer getaways. Uwin ko na to lahat. Catch the sparkle summer! Sa 24 oras! It's back! Kapuso Lucky Numbers of the Day Season 2. Pwede kang manalo ng up to 50,000 pesos. Tutok lang sa GMA Telebabad simula May 1. At antayin ang paglabas ng Lucky Numbers. Ayaw akong ma-define ng cancer yung buhay ko. Sisikapin na maging normal ang buhay kahit may pilit sumisira. Hindi mo na ako boyfriend, hindi na kita girlfriend. Hindi ko papayagang mawala sa akin si Papi. Nagahan mo ang ating apelido. Marriage is just a contract, but a baby, it's for life. Han? Han? Bakit kayo magkasama ni Alexa? Si Robert Nelson Jurado the Fourth. Ang uniko iho ni Bobby. Lifetime is Bobby and the Seed of Love. Ngayong Mayo. Sa GMA, GMA Network receives global recognition once again. Dahil nagwagay tayo ng bilang isa, kundi apat na tropeo sa prestigyosong New York Festival. Sinto para sa kapuso mo, Jessica Soho. Okay lang, matiyag mo, Dax. At gold trophy for the Ato Maraulio Specials. Kung sasabihin ko, sir, parang napakababoy. Bronze trophy para sa Stand for Truth. Aging kagitang proseso. At isa pang bronze trophy para sa Maria Clara Tibara. Ano yun? Binigay mo na, di ba?
Lahat yan patunay sa galing ng Pilipino. Kaya we're proud to be Kapuso saan man sa mundo. Happen. Pag may effort ang isang tao, it will happen kasi siyempre nagagawa ka ng paraan, ng ways para ma-improve your skills. And no offense to the boys. Kasi nowadays, kaya rin naman ng girls talagang gawin yung ginagawa ng boys. The invention is called the Armas Aerlevate. So simply put, it's a body assistive suit. So long story short, the Aerlevate is a robotic suit. But it's unique in that it's an all fabric construction. We don't use anything metallic. So as a result, our suit is incredibly light and it can be worn just like you're wearing normal clothing. So it could be like in the logistics field, in the healthcare, or even like parents who are taking care of children as well. We also hope to kind of empower everyone to be Iron Man of sorts, to kind of level the physical playing field for people of all ages and so different gender as well. It's not like what you would imagine when you hear the word robotic suit. It's not something that you will see from like Edge of Tomorrow or from Iron Man. It didn't quite turn out like Iron Man, like I was hoping to, but you know, it's still a particularly useful invention and we're really proud of it. Inalakay ng mga operatiba ang umano'y pugad ng ilegal na droga sa Quezon City na malapit pa naman sa isang paaralan. Tinutukan niya ni Marisol Abdurrahman. Hinuhuli na namin kasalan ng pagbibenta.
Walang kawala ang pitong ito ng arestuhin ng mga operatiba ng QCPD Station 10 sa Katarikan ng Araw sa Barangay Sacred Heart, Quezon City. Nagsagawa ng bypass operation sa lugar base sa intelligence report na natanggap ng mga otoridad. Drug din talagang maliwanag yun eh. Bahay na under surveillance for quite a while. Pagkatapos ang mga tao ay tinitingnan namin, mga gumagamit lahat. Nag-test buy kami and then sinundan ng isang bypass na. Na-recover din sa lugar ang 12 sachet ng hinihinalang shabu, bypass money, mga drug paraphernalia at mga cellphone. Ang lalong ikinababahala ng pulisya ay ang lokasyon ng drug den na 2 kanto lang ang layo mula sa eskwelahan. Kaya tuloy-tuloy ang ating trabaho dyan. Hindi natin tinatantanan ng mga to na pag may nakita tayong mga gumagawa ng mga ganito, ino-operate na kaagad natin para hindi na makapaminsala pa. Sasampahan ng mga reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang mga suspects na itinanggi ang aligasyon laban sa kanila. Hindi ko naman po kilala itong mga kasama ko. Hindi ko nga ako kami magkakakilala. Sinama na lang nila ako rito. Pag gumagawa lang ako ng motor ng that time, bayaran lang ako para mag-service dun sa isang tao na kukuha rin dapat ng motor. Kukunin yung motor dun sa lugar. Nagulat na lang po ako. Sinama po ako. Wala po ako kaalam-alam. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abdurrahman, Nakatuto, 24 Oras. Sa gitna ng backlog sa mga plaka, inaasahan naman ang paglakas ng negosyo ng mga gumagawa ng temporary o di kaya yung mga DIY plates. Pero may paalala riyan ng LTO. Nakatutok si Joseph Moro. Dito sa isang shop sa Quezon City, may paggawaan ng mga temporary na plaka ng mga sasakyan. Depende sa material kung magkano. Kung sa board lamang iimprinta, 250 pesos ang temporary plate sa mga motor. 500 pesos naman para sa mga motor vehicle. Mas mahal kung aluminum cladding, 400 pesos sa motor. 800 pesos naman sa mga kotse at iba pang sasakyan. Marami naman po, sir. Kasi sir, wala pang available na plate na binibigay ang LTO. Nag-abiso kamakailan ng Land Transportation Office na simula Hunyo, mauubusan na ng blank plates para sa mga motorsiklo at motor vehicles dahil nabalam ang procurement o pagbili ng mga ito. Para sa mga nagpiprint ng mga plaka, posibleng lumakas daw ang kanilang negosyo. Sana sir. Pabor sa negosyo, sir, sa may-ari. Sa mga temporary plates na katulad nito, halimbawa sa motorsiklo, no, ang nakalagay sa halip na plate number, ang nakalagay dito ay yung MV file number. At dahil nauubos na ang stock ng LTO ng mga plaka ng motor at saka ng mga motor vehicles, yung ilan natin mga kababayan, ganito ang ginagawa. Pero pagliliwanag ng LTO, pwede lamang ang mga ganito sa mga dati nang may mga plaka pero nawala, nasira o naluma na. Kailang humingi muna ng authorization sa LTO para makapag-print ng replacement plate. Improvise for the time being. Ngayon, huhulihin po ba kayo? Malamang po, hihintuin kayo ng law enforcers. Kailangan nyo pong ipakita yung authorization to use improvised plate na binigay po ng LTO. At kailangan nyo rin po ipakita yung ORCR. Para naman sa mga bagong bili ang sasakyan at naghihintay pa lamang ng plaka, dapat meron na kayong temporary na plaka galing sa inyong mga dealer at kung mawala man ito o masira ay sila din ang dapat kulitin sa kapalit. Kung wala, pwedeng managot ang dealer at ang motorista sa pagmamaneho ng walang plaka. Bawal gumawa ng plaka, bawal mag-imprenta ng sariling plaka, bawal po yung do-it-yourself plate. Wrong. Kinakabitan po kayo ng dealer ng temporary plate. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary J.R. Togade, may kabuang 11 million na backlog pa na mga plaka ng motor at motor vehicle simula noong taong 2012 hanggang unang bahagi ng 2022. Posibleng lalo pang tumagal ang paghihintay para rito dahil ang mga blank plates para sa pag-imprinta ng mga ito lagpas 1 milyon na lamang. Pag hindi po dumating yung blank plates, dadagdag po siya. Gustong malaman ni Senate Committee on Public Services Chairman Senator Grace Poe ang kompletong report ng backlog ng LTO. Hindi rin daw katanggap-tanggap na binabayaran ng mga motorista ang mga plaka at lisensya na sa huli pala ay kanya-kanya ring imprenta.
Pero sabi ng LTO, nasa kamay na ng Department of Transportation ang procurement ng mga bagong plaka pati na lisensya dahil kinuha nito ang mga kontratang mas mataas sa 50 million pesos. Kinausap na ng DOTR, ang Department of Budget and Management, para paandarin ang proseso ng bidding para sa mga ito. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras. Good evening mga kapuso! Hindi pa man nagsisimula ang seryeng Seed of Love, ay lubos na agad ang pasasalamat ng cast para sa proyekto. Ang kanilang mga gagampanang character, kilalanin natin sa chika ni Lars Santiago. Pasabog na namang istorya ang ihahandog ng GMA Afternoon Prime sa bagong seryeng Seed of Love. Kung nasanay ang ibang manunood sa mga dramang may pinag-aagawang anak o baby, iba raw ang magiging atake ng istorya ng bagong seryeng pagbibidahan ni Gliza De Castro, Mike Tan at Valerie Concepcion. Gagampanan ni Gliza De Castro ang karakter ni Eileen, ang misis ni Bobby, na gagampanan naman ni Mike Tan. Bagong storyline, bagong theme, diba? It's something that we're really excited to show to people and educate them also. I'm very grateful dahil napupunta ako sa ganitong class project na kaya natin i-educate yung mga tao. Mm-hmm. Na tungkol naman dito sa in vitro. Habang si Valerie Concepcion gaganap bilang si Alexa. Ex-girlfriend po ako ni Bobby, ni Mike Tan. Yun nga po, to the point na pati yung kanyang binhi ay aagawin ko. Because I felt na parang yun yung makakapagpa-stay at makakapagpabalik sa akin is yung dadalhin ko yung anak. Kasama rin sa cast sina Alan Paule, Bernadette Allison, Ashley Rivera, Aliana Asistio at si Tina Paner na malaki ang magiging kinalaman ng karakter sa itatakbo ng kwento. Ako yung kapatid ni Gliza, ni Aileen. Older na kapatid, very supportive na kapatid. Ako rin yung kapatid na nakaalam ng isang sikretong matinding sikreto. Puring-puri naman ang director ng Seed of Love na si Ricky Dabao ang kanyang mga artista. Working with Gliza is always I'm a fan. Kahit anong pagawa mo sa kanya, gagawin niya. Si Mike Tan, nakatrabaho ko na rin ilang beses, but you will see a different Mike Tan here. A more mature. Huwag na ikalalaki ng ulo mo, Mike. Lars Santiago updated sa showbiz happening. At tutukan, sanggol isinilid sa sako at inabandona sa sementeryo sa Masbate. At ang hakbang ng pamahalaan para maiuwi sa bansa ang labi ng isa sa tatlong Pilipinong nasawi sa sunog sa Taiwan. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik po ng 24 Oras. The Buzings have arrived. You are the last line of defense. Let's vote! Team! Wala pang planeta ang nakatatalo sa makapangyarihang imperyo ng Busan. Kailangan natin manalo. Paano kung ang itinanim na pag-ibig? Nasaan ang boyfriend ko? Sirain ang inggit. Ikaw ang present ko. Meron kang stage 2 stomach cancer. At subukin ang tadhana. Magpa-IVF si Dad. Nakauwi sperm ni Papi. Gusto kong ipagbuntis yung anak ni Papi. Sinabi ng tumahan ka niya, tahan na! Stop! Miss? Pwede ba wag ka nakikil? Alexa? Gliza De Castro is Eileen in The Seed of Love ngayong Mayo. Let's vote team! Party! Party!
surprise guest. Long. Surprise guest, ikaw ba ay into politics din? Isa ka bang artista, singer, vlogger? Surprise guest, ikaw ba ay isang artista? Pwede. Politiko? No. Athlete? Yes. Surprise guest, is that you, Kylene? Yes. Wow, tumama ako, yay! High five. Igan, grabe ka! Congratulations on your new program! Ate V! Sobrang saya talaga, sir. Lalo na't ako yung nakakita, nakakuha noon yun. Lalo't pagka i-release namin yung mga small turtle, yung bagong pisa. At dito nila sa site namin i-release. Siyempre po, nagiging proud na proud ako. Convince one elderly fisher folk who was a respected member of the community, and he was the one who talked to all the rest. We can turn it over to Kurma. We can get a higher amount than what we would get if we would sell it illegally. Now, ngayon ang sabi namin mga panelists at sa kanyang mga instructors na kung hindi talaga makakahabol si Ram for their final piece of defense, ire-reschedule namin sila after na ng duty nila. Umiiyak na buhay sa gitna ng himlayan ng mga patay. Malahimala ang pagkakatagpo sa isang sanggol na isinilid sa isang sako sa isang sementeryo sa Masbate. Ang lagay niya,
tinutukan ni Jesse Cruzat ng GMA Regional TV. Balitang Bicolandia. Paanong kung sa gitna ng isang sementeryo? Oh, irenta. May marinig na malakas na iyak ng sanggol. Sa katayngan mas bate, hindi na nakatiis ang mga nakarinig ng ganyan. Nilapitan ang nakakapukaw na pagtangis at natunto ng isang sako. Sa loob nito, nadiskubre ang isang babaeng sanggol. Dahan-dahan siyang pinagtulungang mailabas at ipinagbigay alam sa mga otoridad. Dinala namin yung bata sa rural health unit for proper vaccination. And then, sinikap na rin ng doktor, binigyan ng resita sa milk feeding and then other needs ng bata. Sa tulong ng pulisya, natukoy ng MSWD o katayngan ang mga magulang ng sanggol sa barangay Bagong Bayan sa Parehong Bayan. Aminado ang ina nito na sinadya nilang itinapon ng anak. Meron kasing hidden story about the baby. According sa husband, gusto niyang akuin yung responsibilidad over the baby. Yung mother ang ayaw talaga. So ang mother ang mayroong depression or talagang decided na ayaw niyang makita yung baby. Sa ngayon, nasa mabuting kalagayan ng sanggol na pinangalan ng si Blessy na inaalagaan ng tumatayong foster parent. Nagpapatuloy din ang imbestigasyon ng MSWD o sa insidente at hindi naalis ng opisina ang posibilidad na magsampa ng kaso laban sa mga nag-abandonang magulang. Para sa GMA Integrated News, Jesse Cruzat ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia, nakatutok 24 oras. Inilipat at bantay sarado na sa Cebu ang umano'y chopper ni Congressman Arnie Teves na ginamit daw sa pagtakas ng mga suspect sa pagpatay kay Governor Roel de Gamo. Kaugnay niyan, pinagulong na rin ng Justice Department ang proseso para maideklarang terorista si Teves. Yan ang sanib puwersang tinutukan ni na John Consulta at Ian Crew. Lumapag kanilang umaga sa Dumaguete Airport ang dalawang chopper ng PNP para tumulong sa pagkapalipad at pag-escort sa umano'y chopper ni Congressman Arnulfo Teves patungong Cebu. Nagsagawa muna ang mga piloto ng PNP Air Unit ng ground run, hovering, and take-off sa itim na chopper na sinasabing kay Teves bago tuluyang lumipad ang chopper patungong Mactan Airport. Ang isa sa mga chopper ng PNP na mag-escort, armado ng mga machine gun para maharap ang anumang uri ng banta sa kanilang importanteng misyon. Bago inilipad ang umano'y chopper ni Teves, ay kinuhanan muna ito ng print sa loob para makilala kung sino ang mga sumakay sa chopper bago ito nakuha ng NBI sa ikinasan nilang raid. Ayon sa DOJ, mahalagang ebidensya raw ang chopper na magpapatunay sa link ni Congressman Teves sa mga suspect na in-airlift daw para matakasan ng mga tracker teams at checkpoint sa Negros matapos patayin si Governor Roel de Gamo. Alam namin isang biyahe lang yan. Hindi naman ano yan. Basta pinuno nila yun. That's one of the signs that of his participation, of the participation of Teves in the crime. Just one of them. Among many other signs that are there in the body of evidence. Sa ngayon ay bantay sarado ng NBI at PNP ang chopper sa Mactan Airport. Naisumitin na raw ng Department of Justice ang rekomendasyon nito sa Anti-Terrorism Council para ideklarang terorista si suspended Negros Oriental Representative Arnie Teves. I made a case already for the designation. We started the process of designating Congressman Arnie Teves as a terrorist. And a technical working group has been formed for this purpose. Bukod sa suspendidong kongresista, may tatlong iba pang kasamang inirekomendang maisama sa deklarasyon bilang terorista. Kabilang dito ang dating security ni Teves at co-mastermind daw sa pagpatay na si Marvin Miranda. Kapag naideklara ng terorista ng Anti-Terrorism Council si suspended Congressman Arnulfo Teves, inaasahan ng DOJ na liliit na ang kanyang mundo. The duty of rendition comes in to the UN member states because he will be enrolled in the UN list of terrorists. The duty of rendition is actually the duty to arrest a person who has been tagged a terrorist. Yes, no matter what country. Maaari na rin daw pumasok ang Anti-Money Laundering Council para naman i-freeze ang asset ng nasa ibang bansang si Teves. Sabi naman ng abogado ni Teves, senyales ng pagkadesperado ang paggamit ng anti-terror law na hindi raw para sa mga sitwasyong tulad ng hinaharap ni Teves. Handa raw silang depensahan si Teves sa korte kung saan patas ang laban.
Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz. John Consulta, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, uminom ng maraming tubig para iwas dehydration, lalo't magpapatuloy ang mainit at maalinsangang panahon sa malaking bahagi ng bansa. Kahit ngayong araw, mataas na heat index o namang init ang naitala ng pag-asa sa Dipolog, Zamboanga del Norte at Giwan Eastern Samar na umabot sa 44 degrees Celsius. 43 degrees Celsius naman sa Rojas Capiz at Zamboanga City, Zamboanga del Sur. Mainit din sa Masbate City at Dagupan, Pangasinan sa 42 degrees Celsius. Para naman bukas, inaasahan ng 42 degrees Celsius sa Dagupan, Pangasinan at Sangli Point sa Cavite, habang 41 degrees Celsius sa Puerto Princesa, Palawan, Rojas Capiz at Dipolog, Zamboanga del Norte. Ayon sa pag-asa, dahil nagpapatuloy ang pag-iral ng easterly sa mainit at malinsangang hangin galing sa Dagat Pasifiko, mararanasan pa rin ang bahagyang maulap na kalangitan sa halos buong bansa at may tsansa pa rin ng ulan sa hapon o gabi dahil sa localized thunderstorms. Samantala, bukod po sa Pilipinas, silipin din natin ang heat index sa iba pang bansa sa Asia. Base sa datos ng Metro Weather, may kataasan din ang damang init sa Bangkok, Thailand na aabot sa 39 degrees Celsius, 35 degrees Celsius naman sa Singapore at 34 degrees Celsius sa Hanoi, Vietnam at Jakarta, Indonesia. Yan ang latest mula sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Alamin! Paano nga ba malalamang nakararanas ng heat stress ang inyong alagang hayop? At paano ito malulunasan? Kuya Kim, ano na? Sa pagbabalikan ng 24 oras. Ilang beses na ba kami nag-break ni Bobby? Konting yakap lang, konting halik, okay na ulit. You're mine, Bobby! At hindi ka pwede mapunta sa ilina yun! What happened? Pakanganak yung babae! Magkikita pa kaya ulit tayo? Kapag nagkaanak na tayo, I'll have more reason to fight this cancer. Nakaka-apekto yung chemotherapy sa fertility ng lalaki. Di ba nagpa-freeze ka ng sperm mo years ago? Papa-IVF sila, gagamitin niya yung pina-freeze yung sperm. Nakawin mo yung sperm ni Bobby. Gusto kong ipagbuntis yung anak ni Bobby. Ito ang pinakamatinding agawan to get a hold of the seed of love. Ngayong Mayo sa GMA Afternoon Prime. Lahat ng nangyayari sa buhay natin, lalo na yung napakasakit, may dahilan. Stop being so selfish! Please, let me go! Parating siya. Nandito na ako sa Zurich. Get her. Hindi mabago na panahon. Ang sakit ng ginawa mo! Iniwan mo kami bigla! Ito lang ang pinunta ko dito. Makahingi ako ng tawad sa kanya. Dahil sa siyensya, may pagkakataong maranasan ng mga mag-asawang hirap magkaanak ang biyaya ng buhay. Kukuha kami ng egg cell sa'yo. Ihalo namin sa sperm cell ng asawa mo. Yung pagbubuntis ko habang nagpapakimo ka. Ano ba't ang mga alagaan kung may ibang buhay akong iniisip? I can take care of myself. Hindi ko na option na mamatay kasi may asawa at anak na ako na kailangan kong buhayin eh. Future namin dapat yun ni Bobby. Ngunit ang siyensya, ginagamit rin ng mga taong mapaghiganti. Iniahandog ng GMA ang pinakamatinding kwento ng paggagawa. Marriage is just a contract, but a baby, it's for life. The Seed of Love, ngayong Mayo. The second, you may now kiss your wife. Ng 24 carats gold bar, mga madam. Woo!
nakaka-nervous at the same time, very overwhelming talaga sa aming mag-asawa kasi hindi namin naming in-expect talaga na magba-viral yung video. Talaga nag-enjoy lang kami kasi syempre wedding yun. Tagal namin inintay 2 years. Viewers namin, naisip talaga namin na bigyan sila ng gold souvenirs dahil sila parte sila ng buhay talaga namin eh. Yung gold bar na pinamigay namin, real 24 carats pero shit. Parang super nipis bar siya na nasa acrylic na nakalagay sa cute na lagayan. Na 24 carats pero shit po talaga siya. Kumbaga hindi siya nasasangla. Shiloh, umamit ka na, please. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Mga kapuso, can you feel the heat? Ang init! Pero alam niyo bang hindi lang tayo ang may ganitong reklamo? Relate din kasi dyan maging ang mga hayop sa paligid natin. Paano natin sila mapoprotektahan mula sa banta ng heat stress? Dahil sa init ng panahon, maging ating pets pumaparaparaan din to beat the heat. Maari kasi sila makaranas ng heat stress ngayong tag-init. Hindi ka na natiis. Sobrang init ba? Ang magkasintahang sina Chelsea at Darwin, nag-alalat na awa nang makita ang mayang ito na maari daw ay nangihina dahil sa init ng panahon. Bigla kong bumagsak sa harapan namin. Hinihingal po yung ibon. Kaya ang magkasintahan, hindi raw nag-atubiling tulungan ng ibon. Painamin natin siya hanggang makarecover. Makaligtas kaya ang maya mula sa banta ng heat stress? Kuya Kim, pinagpapawisan din ba ang mga hayop? Kuya Kim, ano na? Ang pagpapawis o sweating ay paraan ng ating katawan para mag-cool off kapag tayo ay nainitan. Maliban sa tao, meron ding ilang mga pinagpapawisan gaya ng kabayo at unggoy. Alam niyo ba ang ating mga alagang aso at pusa ay mas kaunti ang mga sweat glands kumpara sa mga tao? Kaya mas mabilis sila mag-overheat pag mainit ang panahon. Solved na, solved. Ang heat stress ay maaring mangyari hindi lamang tuwing mainit sa labas. Pwedeng sobrang aktibo nila, tumaas ang kanilang heart rate at nag-init ang kanilang katawan. Pwede rin naiwan sila sa isang kwarto na walang ventilation. Pwede rin hindi sila nakakainom ng tubig. Pwede rin dahil sobrang humid o malinsangan ng panahon. Ano nga ba mga sintomas ng heat stress na dapat nating tingnan sa ating mga alagang aso at pusa? Restless sila, panting, sobrang hingal, naglalaway, yung dila nila sa yung gums nila is sobrang pula. Kapag ang ating mga alaga nagpapakita ng signs ng heat stress, umaksyon na tayo kaagad. Kapag kasi sila'y nag-overheat, mabilis lamang ito mag-progress sa heat stress. Painumin ng tubig at balutin ang malamig na tuwalya. Huwag silang ilublob sa malamig na tubig dahil maaari itong magdulot ng delikadong blood pressure changes sa kanilang katawan. Kung talagang hindi nawawala mga sintomas, itakbo agad ang ating alaga sa pinakamalapit na veterinarian. Samantala, matapos daw mabigyan ng maiinom na tubig, ang Maya bumuti raw agad ang pakiramdam. Pero alam niyo ba kung anong hayop ang may kakaibang pawis na siyang tumutulong para ma-preskuhan ito?
Tulad ng mga tao, nagpapawis din ang mga kabayo. Pero kanilang pawis ay di tulad ng sa atin na parang tubig. Lathery o foamy ito dahil sa taglay nitong natural detergent na kung tawagin ay Latherin. Nakakatulong ang Latherin para mapabilis ang paglipat ng moisture mula sa balat papunta sa balahibo ng kabayo. At napapabilis itong evaporation at cooling na kailangan ng mga kabayo matapos ang isang physical activity. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-tweet o i-comment lang, hashtag Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Thanks, Kuya Kim. Samantala, may nagbabalik na makulay na atraksyon sa Laguna. Sakto kung naghahanap po kayo ng papasyalan sa long weekend. Makipasyal tayo live sa pagtutok ni Denise Abante ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Vicky, pasado alas 7 ng gabi ng muling pailawan ng Fountain of Light sa isang multifunctional park dito sa Santa Rosa City, Laguna. Timing sa mga nag-activity ngayong tag-init, ang pagbubukas ng Fountain of Light sa isang parke dito sa Santa Rosa City, Laguna. Tema ng pailaw ang kulturang Pilipino, kaya ipro-project sa tubig ang fountain ang imahe ng pistang Pinoy, pati mga ginagawa tuwing tag-init at ang exciting na mga larong Pinoy. Bagamat maraming tubig na nagagamit, gamit din naman ito sa 4 na hektareng multifunctional lake na nasa gitna ng parke na ayon sa pamunuan ng Nuvali ay nagsilbi ring catch basin o tagasalo ng tubig ulan. Katunayan, nagagamit din ito kapag kailangan ng tubig sa pagtupok ng apoy. Matatanda ang nauna ng napanood ang Fountain of Lights taong 2019 kung saan tampok ang ilang Japanese features at nitong December 2022 kung kailan highlight naman ang Paskong Pinoy. Vicky, tiniyak naman ang pamunuan ng parke na properly regulated ang tubig at kuryente na ginagamit dito sa Fountain of Lights. Bukas, ang water show simula bukas April 28, 2023 hanggang June 25, 2023 na magsisimula ng Friday hanggang Linggo, 6 p.m. hanggang 9 p.m. dito sa Santa Rosa City, Laguna. Balik sa'yo, Vicky. Maraming salamat sa'yo, Denise Abante ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Alam ko lang, lumiliwanag ang aking mundo sa tuwing nakikita ko siya. It's a lovely day to be with you. Ang puso ko'y umaawit sa saya. Excited na mo'y kumakasama. You'll always make me smile. Oh, oh. Tanggal aking lumbay. Oh, oh. Ikaw ang liwanag. Kanina pa ako naghihintay dito. Ibang level ang pagiging manipulative ni Alexa. Eli, so much I love him. Doktora ka, mayaman ka. Marami ka pang mamimigyan. Mami, that I want! Pagkabaliw na hahantong sa pagnanakaw ng proseso para magkaanak sina Bobby at Eileen. So easy lang pala. Ganun lang kasimple. Valerie Concepcion is Alexa in The Seed of Love. Ngayong Mayo sa GMA. Riding up the sky and reach high. It's your time to shine, so let your passion show. Don't hold back, 'cause only the brightest stars sparkle.
Inaayos na ang pag-uwi sa Pilipinas ng 11 sa 3 Pilipinong nasawi sa nasunog na pabrika sa Taiwan. Nakatutok si Mark Salazar. Wala ng pulso si Renato Larua nang ilabas sa nasusunog nilang factory sa Taiwan alas 6 ng umaga noong Martes. Nung hapon ding iyon, tinawagan na sa Pilipinas ang kanyang asawang si Rosette. Hindi kinaya ni Renato ang makapal na usok sa loob ng pabrika. Isa siya sa 7 nasawi sa sunog na iyon. 3 ay Pilipino. 8 buwang buntis pa man din si Rosette sa 2 anak nila ni Renato. Kailangan ko pong magpakatatag. Parang kailangan kong magluluksa ako pero hindi ako pwedeng natagal magluksa kasi pag nanganak ako, may bagong buhay na sasandal naman po sa akin. Kaya tinatatagan ko na lang po talaga yung loob ko. Mahirap na para kay Rosette pero mas mahirap ang ipaunawa ang nangyari sa 10 taong gulang nilang anak na si Jamila. Pag pinalitan ba ng puso yung papa niya, mabuhay pa daw po ba? Pag pinalitan yung utak, yung mga body parts, hirap po ipaliwanag para sa 10 years old. Kasi hindi talaga siya papaniwala. Dumating rin kanina mga taga-OWA para ayusin ang mga dokumentong kailangan para maiuwi ang labi ni Renato. Yung insurance po ng death claim. So, accident, 200,000 pesos and 20,000 for the burial. Meron din po tayong livelihood, 15,000. Ang kailangan lang po namin is yung resibo and then yung lugar na paglalagyan mo ng iyong negosyo. Meron din po kaming ELAP, yung educational livelihood para sa anak niya hanggang college po. Pag-aaralin po namin. Nandoon din ang kinatawa ng Manpower Agency ni Renato para makuha agad ang mga papel. Sagot raw ng JS Contractor Incorporated ang 175,000 pesos na transportation expenses ng labi ni Renato. 5 ring OFWs ang nakaligtas sa sunog, ang isinugod sa ospital at ngayon inoobserbahan. Yung hospital bills naman ng workers na under observation, ano yung coverage ng National Health Insurance of Taiwan. Ang hindi naman OWA member ay makatatanggap lamang ng 20,000 peso bereavement assistance. Sa pahayag ni Ambassador Sylvester Bellio III, head ng Manila Economic and Cultural Office sa Taipei, nakikipag-ugnayan na sila sa mga otoridad na nag-iimbestiga sa naging sanhi ng sunog. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Kahit nakalayo sa sentro ng Bakbakan, tuloy ang kalbaryo ng mga Pinoy na nakarating sa Sudan-Egypt border. Wala pa rin daw makain o mainom ang ilan sa gitna ng sobrang init. Ang tugon ng ating embahada at Department of Migrant Workers sa pagtutok ni Mariz Umali. Ganito ang sitwasyon ngayon ng aabot sa mahigit 100 mga overseas Filipino worker na nakarating na sa Arjin, ang border ng Sudan at Egypt. Marami nakasalampak lang sa bangketa. Halos wala na raw makain at mainom matapos dito ibaba ng bus. Nakalayo nga sila ng Khartoum kung saan nangyayari ang pinakamatinding bakbakan sa pagitan ng Sudanese Army at RSF paramilitary group. Pero hindi pa rin daw matapos-tapos ang kanilang kalbaryo. Mahirap ma'am, sa mahirap, mainit siya na walang magandang palikuran. Meron naman po mabibilaan doon sa labas ng mga pati mga tinapay pera. Wala na kaming pera. Bago nito, itinigil pa raw sila ng 5 oras sa desierto ng bus na kanilang sinasakyan. Sinasabi niya na kulang daw yung bayad namin ng 5,000 per bus. 2 bus po kami inold. Parang sa amin na lahat binagsak yung pahirap. Lahat ng aberya na daanan namin. Matapos pakiusapan, ay hinati din naman daw sila sa border. Kahit papano ay mas ligtas naman na raw ang pakiramdam ng mga kababayan natin ngayon nakaabot na sila sa border ng Sudan at Egypt. Pero pakiusap nila sa mga kinauukulan, madaliin sana ang pag-ayos ng kanilang mga dokumento para makatawid na sila papuntang Aswan, kung saan naroroon na ang grupo ni Migrant Worker Secretary Toots Ople na nakatakdang sumundo sa kanila. Ang iba raw sa mga OFW, inabot na ng 6 na araw sa border pero di pa rin makatawid. Kasi po, hindi namin talaga hawak yung mga papers namin, mga passport namin, kasi nung nag-gera, hindi na namin nakuha sa employer. Ang isa pang problema, punong-puno ang border sa dami ng gustong lumabas ng Sudan. Dahil dito, naghihigpit ang Egyptian authorities.
Yan din ang sinasabing dahilan ni Migrant Worker Secretary Ople kung bakit natatagalan ang pagpasok ng mga Pinoy sa Egypt. Ito kasi yung challenge. Ang pwede lang tumawid ng Sudan side, yung may visa. Siguro sa dami ng nais tumawid, hindi lang mga Pilipino, nagkakagulo na rin sila. Yung border control, mas mahigpit na ngayon. Yung security pass para makatawid from Sudan side to Egypt and onward to Aswan. Doon nagkakaroon ngayon ng imbudo. Ayon naman sa Department of Foreign Affairs, may 51 Pinoy nang nakapasok sa Egypt. Sila yung ilang araw na natengga naman sa border ng Alkin. May inaasahan din daw 7 bus na darating sa border. Ang mas malaking news na positibo po is that may 7 bus parating na yan. Within a few hours, they'll be at this border as well. So we're just trying to make sure that they have the prerequisite approval for their entry as an exemption to the visa requirement. Pagkatapos na ito po, ang dadalhin na sila pag natapos na yung proseso sa isang city ng Aswan, about 4 hours north, we arranged na magpahinga sila ng isang gabi. Sa kabuuan, aabot na raw sa 409 na Pinoy ang na-evacuate sa Khartoum at nasa ligtas ng lugar ayon sa Malacanang. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali Nakatutok, 24 oras. Up next, ang kilig revelations at behind the scenes pasilip ng Team Barda sa kanilang first movie together. Non-stop ang pagtutok dito lang sa 24 oras. Pagdating nung nandoon si Anyos, doon na ako pumasok sa mga sindikato. Sari-sari pong kasalanan ang natutunan ko. Hindi ko nagustuhan yung sana ng stepfather ko eh. Lagi ako sinasaktan, lagi akong pinag-iinitan. Doon na ako nag-isip mag-less. Sa akin, kumita ako ng pera para makakain ako eh. Hindi ko inisip kung mapapahamak ba ako, hindi. Nasakote po ako ng NBI sa tundo, sa sasalang pagpatay po yun. Nakaipon po ako ng 83,000 sa loob ng 10 years. Dahil nagtrabaho po ako sa gawa ng bayong. Kaya ako, inisip ko agad, mahirap sa loob, hindi na ako babalik. Nagtataka sila, ba't murat? Hindi ko po iniisip na kumita ako ng malaki. Sa isang hotdog, siguro meron na akong 5 piso, masaya na ako rin. Mga nanguhuli saan dati, ma'am. Kahit nung araw pa po yung mga naging arresting ko, ngayon suki ko na po. Laki po nung natutunan ko sa buhay. Lagi po nalang itry yung pagbabago dahil hindi naman po nalang makukuha sa iba yun eh. Sa sarili po nila yun eh.
Ibebenta po talaga ako, Mama. Paalala ko lang po. Ito pong damit, Ma'am, hindi po ito modeling, Ma'am. Opo. Yung live selling po ito, live selling po, live selling. Ano po yung binibenta nyo? Nagbibenta po ako ng mga appliances. Nakikita nyo po, ilipo ng window blinds. Wala po akong window blinds. Ikaw nga, nabubulagan ka na sa pagmamahal sa kanya kahit di ka naman talaga niya gusto. Magkamukha mo daw yung tao para kayo sa isa't isa. E feeling ko magkamukha tayong dalawa. Huy! Nag-overthink na naman ako. Hindi po kasi nung umpisa po, akala ko talaga seryoso yung mga tanong nila. Kasi siyempre, minsan, tatatamad na din ako na puro pagbibenta lang ako. So, minsan, sinasagot ko na lang din. Eh, ang kaso kasi minsan, sa sobrang dami ng tanong nila, mas marami pa po yung tanong nila na walang kinalaman dun sa damit na binibenta ko. Sa mga naghahanap po ng trabaho, libo-libong bakanteng posisyon ang pwede niyong applyan sa bubuksang job fair ng DOLE sa bisperas po yan ang araw ng mga manggagawa. Kung paano paghahandaan yan para mataas ang inyong chance ang matanggap, alamin po sa pagtutok ni Sandra Aguinaldo. Sa patuloy na pagbubukas ng ekonomiya ng Pilipinas, sabi ng Department of Labor and Employment o DOLE, dumarami ang oportunidad para sa trabaho. Kaya ihanda na ang inyong biodata at curriculum vitae o CV. Lalo't April 30, May 1, May 3 at May 5, magsasagawa ng job fair ang DOLE sa iba't iba rehiyon sa bansa bilang paggunita sa Labor Day. Sabi ng DOLE, umaabot sa 700 employers ang naghahanap ng empleyado para sa samot-saring job vacancies na umaabot sa 71,000. Ilan sa mga trabahong pwedeng applyan? Ang customer service representatives, production workers o operators, financial consultants, service crew, sales agents o sales clerks. Payo ng DOLE, anumang trabaho ang ina-applyan, mahalagang updated ang CV kung saan agad na malinaw na makikita ng employer ang inyong mga job experience. Kung fresh graduate, ibida ang inyong nagawa bilang estudyante. Aside from previous work experience, lalo na sa ating mga fresh grads, kung meron tayong mga volunteer work or mga activities or projects na ginagawa or gagawin, maganda pong isulat din po natin ito sa ating mga CVs. Sa job fair man o direktang pag-a-apply sa mga kumpanya, hindi mawawala ang job interview. Maganda raw kung maipakita sa employer ang confidence habang binibigyan diin ang mga kakayanan. Ihanda ang sarili, magbihis ng maayos, at tiyakin na huwag silang nervyusin pag sila'y tinatanong. Kung natanggap na, mahalin ang trabaho. Ayon sa DOLE, in-demand ang trabaho ngayon sa medical field, construction, architecture and engineering, information technology, business process outsourcing, information technology at platform industry, at service and tourism. Hinihikayat ng DOLE ang mga job seekers na bisitahin ang philjobnet.gov.ph para malaman ang mga job opening. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, binigyan pugay ang dalawa sa mga itinuturing na alamat pagdating sa billiard sa isang Champions Hall sa Laguna. Kabilang diyan si Efren Bata Reyes na nagbahagi ng winning tips sa mga nangangarap ding maging kampiyon. Maki-timeout muna tayo kay Chino Trinidad. Wala nang duda kung sino ang itinuturing na greatest of all time ng billiards. Walang iba kundi si Efren Bata Reyes na kasama ang kanyang sanggang dikit na si Francisco Janco Bustamante na nahirang ng 1998 Player of the Year ay binigyan ng natatanging parangal at pag-alala ng Pamilya Gabriel sa kanilang Bevitore Champions Hall sa Santa Rosa, Laguna. Patapos paunlakan ng selfie ang kanyang mga tagahanga, ipinamalas ni Efren Bata Reyes ang dunong na nagpatanyag sa kanya sa buong mundo. Isang friendly race to 7 sa larong 10 ball
kalaban ang 2010 World 9-Ball Champion na si Django Bustamante. Di yata nagsasawa ang mga tao sa akin eh. Kaya nagpapasalamat ako sa nila na hanggang ngayon, sinusuportan pa nila kami mga billiard player. Sa mga mahuhusay na mga billiards players, nais ipamahagi ni Efren Bata Reyes ang sikreto ng kanyang pagiging isa sa greatest athletes of all time. Ang kailangan nila ngayon yung concentrate at saka kailangan magaling sila bumrek. At kung magaling ka na, kailangan mo mag-concentration para ang concentration mo na manalo ka, hindi yung matalo ka. Para sa GMA Integrated News, Chino Trinidad Agututok, 24 Oras. Another ayuda from Team Barda. Matapos sa TV at music video, magpapakilig naman sina Barbie Fortes at David Licaoco sa unang movie nila, Together. May pasilip na sila dyan at may i-reveal pang another first sa kanilang love team. Yan ang chika ni Nelson Canlas. Maglalayag na naman ang mga Barda shippers. Sinimula na kasi ni Barbie Fortesa at David Licaoco ang shooting ng kanilang first movie together, ang That Kind of Love. It's a rom-com pero ibang David and Barbie yung makikita nyo. Totally different from our previous projects, yung Heartful Cafe, yung Mano Po, and definitely different from Fidel and Clyde. I think the goal of this film is really to make the audience feel in love. Ang first Barda movie, hindi lang sa Pilipinas magpapakilig, kundi i-release daw globally. Another first for both David and Barbie. I'm just really happy na, you know, like we get to do like these films and nakikita siya globally. It's time for the Philippines to actually like make a movie and be shown all over the world. For me to be part of this, na, you know, it's gonna be shown globally, I'm very, very excited. Maraming eksena daw ang kukunan sa Pilipinas at may kukuha ng scenes din sa ibang bansa na secret na muna. Promise ng dalawa, sasabay daw sa kilig ang magic at pagiging romantic ng lugar. Pinilit nga namin si Barbie pero ito lang ang naging clue niya. Paborito ko yung pagkain doon eh, so I really am looking forward. Of course, I missed her kasi medyo madalas kami magsama before. Like this time, of course, I'm with her again. And I think the following days, we're gonna be together. So, hindi ko na siya mamimiss. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings! Dalawang insidente ng questionable umanong operasyon kontra droga ang tinalakay sa kamera kanina. Ang isang pag-aresto raw sa isang resort, e tila pagdukot daw talaga sa kalsada. Base sa CCTV, ang isa naman, pinapunta lang daw ng kaibigan sa bahay pero pinusasana at pinalabas na sangkot sa droga. Nakatutok si Dano Tingkungko. Ipinalabas sa kamera kanina ang umano'y questionable ang pag-aresto kay Maria Victoria Perito ng Antipolo Police noong October 13, 2022 dahil sa umano'y pagbebenta ng marijuana. Kita kasi sa CCTV na inaresto siya sa M. Santos Street sa Antipolo habang kasama ang 8 taong gulang na anak. Taliwas sa sinabi ng mga pulis sa pagdinig na inaresto si Perito sa isang resort at doon din inimbentaryo ang nasabat na droga. Sabi pa ni Perito at ng kanyang anak, pinasakay sila ng mga pulis sa isang sasakyan na nagpaikot-ikot daw ng higit isang oras. Mga nakasibilyan daw ang mga dumampot sa kanila. Ikaw yung maresto sa kanya mismo? So hindi ko yung nakakap? Ano po, Your Honor. Ha? Hindi po ako yun, Your Honor. So yung si, ano, ikaw ang binigyan ng envelope? Wala po kasi kay kabitsin sa insidente na yun, Your Honor. Ayon pa sa anak ni Perito, habang nasa sasakyan daw, sinasaktan ng mga polis ang ina. Habang makain, di nakasagot po si mama, sinasaktan po. So, ibig mo sabihin, tinatanong ang nanay mo? Opo. Tapos, pag hindi nakakasagot, sinasaktan. Ano Opo. Yung pananakit na ginawa, iho? Sinasampal po, tsaka sinasuntok po. Wala po, sir. Wala po kami dyan, sir. Your Honor, wala po kasi ako dun sa... So hindi mo rin alam, Major Ponsicula, kung sino ang tumanggap nung ano? Opo. Hindi nyo alam? Hindi po namin alam, Your Honor. Si Major na ba ngayon?
Opo, Your Honor. Police Major Porsyon Cola. Yes, Your Honor. Siya ang nasa driver's seat. Opo. Okay. At sino yung humawak sa iyo at nagpasok sa kwan? Sa sasakyan? Yung dalawa din pong humuli sa akin. Yung pong, ito pong isa, tsaka yung nag-CR po. Sino dun sa dalawang nakatayo? Yung pangalawa o yung una? Yung una po. Yung una, maupo na yung last. Sino yung nag-CR? Anong pangalan? Corporal Ulanyo po, Your Honor. Oh, yun. Paniwala ng ilang kongresista, hindi bypass kundi abduction ang nangyari. Marami raw nilabag sa protocol, kabilang ang pagkakaroon dapat ng babaeng pulis kung babae o bata ang aarestuhin. Ang mga pulis sa sangkot sa operasyon, nirelieve muna sa posisyon at nasa restrictive custody. Tinalakay din sa pagdinig ang kaso ni Jonel Babagay. Nabatay sa spot report ng pulisya Nobyembre noong nakaraang taon, inaresto matapos makuhanan ng higit 100,000 pisong halaga ng kush o high-grade marijuana. Pero sabi ng kanyang ina kanina, tinext lang at pinapunta si Jonel ng kaibigang si CJ Marbella sa kaniyang bahay noong November 2. At pagdating doon, agad na siyang pinusasan at pilit pinasakay ng mga di kakilala. Nakaposas na rin si CJ na iginiit na may sumundo lang din sa kanya at nagpasama sa kanya sa checkpoint kung saan sinalubong siya ng nakasibilyang pulis. Hinawakan po ako sa kamay. Tapos sabi may pagtulungan na lang daw po ako. Ha? Inawakan po ako sa kamay, sabi may pagtulungan na lang daw po ako. Tapos sinakay na po ako sa sasakyan. Chat ako kay Junel na kukunin ko po yung speaker. Kasi po, ang sabi po nila sa akin, gumawa daw po ako ng paraan para mapalabas ko po si Junel. Kasi po, natatakot na po ako, Your Honor, kasi po, sinasaktan na po nila ako. Ito po, si Major Persyong Kola po, sinampal na po ako. Okay. Tapos yun po, umandar na po kami. Dinala po nila ako sa taktak. Tapos habang umandar po, may sinasabi sa akin, tapos sinusupot yung ulo ko po. So after that, napilitan kang tawagan si Jonel. Yes po. Pinauwi si CJ pero si Jonel kinasuhan sa korte. Sinabi ng ina ni Jonel, inapela na nila ang kaso at nagharap ng dalawa pang dagdag na testigo na nagsabing hindi inaresto ang anak sa police operation. Malinis po ang konsensya namin. Wala pong ginawang masama yung anak ko. Kinuha po nila yung anak ko, inabdak. Pinlant ng evidence. Tapos ngayon, almost 6 months nang nakakulong yung anak ko. Nagdudusa sa kulungan na dapat ngayon nag-aaral. Ikalawang pagdinig na ito sa issue. Sa una pa lang daw, may mga nagsumbong na ng parehong estilo mula sa Bulacan, Tagaytay at Makati. Ibig sabihin, there's a pattern. Yes. Okay. Go ahead. Ganon ang nangyayari na. And there were, again, 2 reported incidents ng mga relatives sa akin. Naghaya na si Akop ng administrative case laban sa mga involved sa operasyon laban kay Babagay. Ang posibleng criminal case naman ay illegal arrest o abduction. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, Nakatutok, 24 Horas. Chika in a minute! Mabilis na chikan tayo para updated sa showbiz happenings. Say hi to the world, baby Uno! For the first time, inireveal na ni Mommy Rita Daniela sa social media ang kanyang anak na tinawag pa niyang Home at Ball of Sunshine. Very proud daw si Nanay Rita sa biggest blessing ng kanyang buhay. Hi world! Looking chic and powerful ang mag-asawang Heart Evangelista and Cheese Escudero sa latest IG post ni Heart. Simple yet elegant ang kanilang matching OOTD habang namamasyal sa New York City. At yan ang mga chika ko this Thursday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Thank you, Iya. Salamat, Iya. At yan ang mga balita ngayong Huwebes. Ako po si Mel Tianco. Ako po si Emil Sumangil. At ako po si Vicky Morales. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo po lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatuto kami 24 oras.